Gusto ko magkaroon sila ng ganitong certificate. Tapos na, kasi di ba ngayon kasi, yung kasi yung GMRC, saka yung akala nila, iba daw yung ano, iba daw yung ganung subject. So, di naman siya nawala. Di naman nawala yung GMRC, kasi meron naman tayong edukasyong ESP, yung edukasyong pagpapahalaga. Yun din naman yung ano, yun din naman yung GMRC. So, kagaya nun, yung sa pagkapamilya kasi, pamilya, di ba yung na-experience ko sa buhay ko bilang isang tao, bilang isang ama, bilang isang kabataan, di ba kung ano yung dinanas ng magulang natin, huwag niya natin iparating sa anak natin, yung huwag niya maranasan. Nangyayari kasi na kung anong ayaw natin sa anak natin, na ayaw natin paranas, nangyayari din yun. Nasusundan din yung, ano, kagaya ko, solo parent ako, tapos dati pala yung anak ko, magiging solo parent din siya. Pwede mangyari talaga yun, bumabalik lang, tapos yung magulang mo, magulo. Tapos, dumating pala sa ano, na pag nag-asawa siya, nasundan din yung yapak ng magulang. So, ano, malaking bagay din kasi yung ano. Gusto ko rin talaga na ano, na kung yung nasa mga kong pamunuan, kunin natin ako, ma-invite ko talaga yung ano, yung speaker. Kasi malaking bagay na marinig din nila yung tungkol yun sa values formation na aking natutunan. Tsaka nagkaroon din kami parang ano eh, parang yung ano yung pinakamahalaga sa ano may suot mong pinakamahalaga, di ba? Kagaya nun, ang pinakamahalaga sa akin ay ano, relo, yan. Kasi kung wala akong relo, na yung masasabi ko na bawat oras, bawat minuto napakahalaga sa isang tao. Kasi, ano, isa kang negosyante, talaga yung oras mo, ano, hati, napakahalaga sa isang tindahan mo, tapos, ano, meron kang, mahalaga yung oras mo para sa anak mo, tapos yung sa negosyo mo, kasi kailangan maagad kumagising para mabili mo na agad yung mga paninda mo, tapos, ikaw pa yung kahera, so, ganun eh. So, malaking tungkol talaga yung values formation. Hindi ko masama i-deliver ng tama-tama. Dito na kasi ako nagbabiyag sa computeran kasi nga wala naman kaming kuryente. So, kung ano yung na-experience ko, may experience din nung kasamahan na tawa ko, yung members ko, para maano, magkaroon sila ng dagdag kaalaman. Hindi lang ako, kasi minsan kasi, di ba, po leader lang yung nagbe-benefits ng mga training, mga seminar. So, hindi ko naman kaya ano, hindi ko naman kaya ipaliwanag din naman talaga ng ganun-ganun. So, nag-decide ako na kung ano yung na-experience ko na training o sa na ganung activity, dumaan din maranasan din nila. So, siyempre, number one din doon, siyempre pag mag-i-invite ka ng isang speaker, kailangan nakahanda kang yung token, ang tawag ng token. So, yung token kasi yung mga ibibigay mo doon sa speaker. So, ako kasi, bahala ko na talagang gawin lahat yung mga activities, calendar na dapat ko magawa. Kasi nga, naisip ko talaga na mag-quit na rin talaga dun sa isang samahan na yun para mag-focus na rin talaga sa isang bagay na dapat kong pagtuunan. Kasi hindi ko na, kung, ano naman kasi, sa isang buwan, isang beses lang naman kayo mag-meeting. So, ano din kasi yun eh, may mga bagay na din na mag-meeting din kayo mga officer, ganun-ganun. So, medyo parang sibing ko, mag-focus lang tayo sa trabaho kasi hindi ko na din kayang gampanan yun. So, yun lang naman, isip ko, sabi nila, balik ulit o, balik tayo sa usapan na yung GMRC daw, yung good manners and right conduct, nawala na daw yun, pero hindi siya nawala, nabago lang siya. Yung sistema ng nabago ay, kung hindi man ako nakakamali ni nandun pa rin talaga yung ano yung edukasyon pagpapahalaga, yun din pala yun. So yun lang naman, and maraming salamat. Mabawa, hindi mo naman nagustuhan tong video to, pwede kang mag-comment ng masamang comment at masamang comment at saka mabuting comment, pabor ko yun sa may hari channel. So comment ka, sagot ako, comment ka, balik ka, sagot ako. So hanggang sa maba ng Obama yung comment, pabor ko yun sa may hari channel, yung like at dislike, pabor po sa akin yun. So yun lang naman, maraming salamat, bye.